And guys, sana magugustuhan nyo itong ating computation ng loan, car loan or motor loan, kung paano tayo pinagkakakitaan ng mga dealer at ng bangko bayad dito, at yung paano umiikot ang mundo natin sa motor loan at car loan. So, umpisahan muna natin sa ating income, diba? Kung yung income natin, yung income mo ay 15K per month, may plano kang kumuha ng motor, tingnan mo muna yung capacity mo magbayad. Ayun na, capacity mo magbayad. Ganito yan. Kung ang sahod mo ay 15 per month, nangungupahan ka ng bahay o nakapag-ibig ka ng bahay na ang monthly mo ay sabihin na natin 3K, kukuha ka ng motor, di ba? Possible, ang halagang 65, ang possible niyan ay pwedeng tumaas yan, pwedeng mabang konti, ang possible niyan ay 3K. Yun. Siyempre, pag may motor ka, magagas ka niyan, sabihin na natin, pwedeng umangat din yan, pwedeng tumaas, pwedeng umangat, pwedeng bumaba konti, possible umangat, magkasulina ka ng 50 pesos, so equivalent of 1,500 ang isang buwan yan, pag 50 pesos lang. Tapos yung billing mo ng electric and water, sabihin na natin 1,500 ang fix mong babayaran sa isang buwan ay 9K. So yung 9K mo, 15K minus 9K, so mayroon pang 6K. Doon sa 6K, siyempre kakain ka rin, may pamilya mo, kakain din, at may others pa yan, may ul-alawas pa yan, kung estudyante yan, babayad ka ng service, may baon yan araw-araw, sabi mo ng 50 pesos, so 1.5, kung dalawa yun, 3K. Wala nang natira sa 6K mo. Imposibleng mapagkasya mo yung 6K, 3K sa isang kinsinas, kung may nakakisa o dalawa, may nag-aaral, babayad ka ng service, kakain ka, yung alawas mo pa. Imposibleng mapagkasya mo yung 3K sa isang kinsinas. Yun. Tapos, wala kang chance, wala kang savings, wala kang emergency fund, wala kang insurance, sure, may maintenance ka. Ito, sure, may maintenance yan. Siyempre, pagkagandahin mo yung motor mo, bibilhan mo ng magandang ilaw yan na blue water, 395, yung 60 watts, magbabayad sa labor ng 150 to 300, and then bibili ka ng accessories niyan, papalatan mo yung side mirror, gulong, di ba? Maglalangis yan. So yung 6K mong sahod natira, parang imposible nang kumasya. So nagalagay ka na sa alanganin, di ba? So ganito yan, example ng computation guys, ayun sa mga so nakakaalam, congratulations sa mga idea. Pero sa mga wala pa, ganito yan guys. Pag nag-motor loan ka, for example, yung capital mo dyan ay 60, ang capital nila pala ay 65K. Yun, 65K. Yan. So, imamonthly nila yan ng 2%. Lowest na yan, guys. Lowest na yan, 2%. 2% monthly. So, pag multiply mo yan, 65 times 2%, ang result niyan ay 1,300 sa isang buwan. Pag multiply mo sa 12, ay almost 15,000 ang isang taon. Pag multiply mo yon sa tatlong taon, kung tatlong taon mo kukunin, 46,800
ang tubo lang na babayaran mo. Plus, yung 65,000 na bato o na kapital ng motor, ang total amount mong babayaran ay 111,836 months or 3 years. So, ang possible na monthly mo, depende yun sa dinaon mo. Kasi yung pandown yan, ang ano yan, pambayad lang yan sa LTO. Ang restore lang yan ng motor. Sabihin natin 6K to 5K. Magmamonthly ka pa rin ng o either 3,000 or 2,900, mga ganun. Hindi lalayo dyan sa amount na yan, 3,000. Okay? So, alanganin ka, pag nagkasakit ka, mabaong ka sa utang, nagkasakit yung anak mo, pamilya mo, sawa mo, o yung nanay mo, tatay mo, wala kang emergency fund, wala kang savings. So, baka yung pinag-umpisahan mo ay mapunta sa wala, mahatak. Ngayon guys, balik, meron isang paraan pa na mas magaan, pero applicable, hindi mo ilalagay ang sarili mo sa hukay o mabigat. I-reverse natin yung sitwasyon. I think, para sa akin, kung kaya mong malakas ang patient mo, pasensya, at determinado ka talagang magkaroon ng motor, kailangan mo, at hindi ka nagmamadaling-madali, i-reverse process mo yan, guys. I-reverse process po natin. Mag-ipon ka ng 100 pesos per day. Diba? 100 pesos per day is equivalent of 36,000 in 1 year. Kung itapat mo yan sa December, meron kang bonus, nag-save ka pa, almost, sabihin natin, nakasave ka ng 15K sa isang taon, so, filled ka doon, di ba? 50 pesos lang yon. Nagsama mo, bumili ka ng sikinhan na motor na 25 to 30K, mayroon pa, sariwa, narap ka lang. Again, in 2 years, 1 year ka nagtiis. Diba? Mag-ipon ka 2 years, 100 pesos a day, siyempre, di, wala kang month eh. Is considered, parang naguhulog ka na nun, 3K. Wala kang pressure, pag nagkaroon ka ng emergency, walang mahatak. Diba? Reverse process, in 2 years, 36,100 pesos a day, 36,000 a year, 72K in 2 years. Within 3 years, nakabili kang motor bago. Diba? 3 years bago motor mo, pag ni-reverse process mo. Pag nagmadali ka naman, ito mangyayari sa'yo. And 3 years, dito, luma ang motor mo. Depreciated value na yon. Yung binili mong 65,000 in 3 years, mabibinta mo na lang yung 25-30. Luma motor mo. Dito sa reverse, bago motor mo, wala kang pressure, savings ka, mayroon kang emergency fund in case na magkaroon ng emergency. So, pwede mong chaniin yung possible mo. Kumuha ka ng insurance, bull, para sa pag-retired mo. In 10 years, mayroon kang kalahating million. Diba? Maintenance. So, nandyan na yan yung maintenance. Yun, guys. Yan ang computation kung paano tayo pagkakitaan ng dealer at ng mga bangko. Ngayon, guys, may mga biruan kami dyan na sabi, pag riders daw ang kinuha mo, ang pasok mo, alas 9. Ang gising mo, alas 5. Hindi ka pwedeng malate. Hindi ka pwedeng mag-BO. Hindi ka pwedeng magkasakit. Papasok ka kasi malaki ang monthly mo. Pag gitna naman kinuha mo, mga XRM, ang pasok mong alas 9, ang gising mo, alas 7.
At pag yung isa naman kinuha mo, yung unbranded, unbranded, marami tayong unbranded, hindi branded, di ba? Gaya ng R, B, ano pa? Ito yun, M. Pag yun ang kinuha mo, ang pasok mong alas 9, ang gising mo, alas 9. Hindi ko alam bakit, siguro. Kailang, di ba? Kailang mahatak. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking video. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. I-click ang notification bell. Thank you for watching. Guys, my name is Polisya ko, nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto, yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching.